Lasa. Yung mga... sa madilim. Diyan mo, isa pa. Ito yung pinakamalakas. Uy, Bibi, lalagay ko to doon. Excited for today because dumating na siya. So dumating na tong hinihintay kong package. Kung mapapansin niyo lately sa aming YouTube channel, hindi ako ganong nag-upload kasi medyo masama yung pakiramdam ko, natulog nga ako kanina. So masakit-sakit talaga ng lamunan ko. Hindi ko alam kung bakit. Tapos marami ding inaasikaso sa work. But i-make sure natin na at least twice or once a month, maka-upload tayo ng bagong video for all of you guys. Ngayon, sobrang excited ako. Dumating na siya. Ang aking pinakahihintay. Sa kaalaman ng lahat, we are using iOS or iPhone for vlogging. So, unlike other camera for vlogging, yung mga ginagamit siguro ng mga matatagal na mag-vlog, na may mga idea na sa pag-vlogging, mas marami na experience sa pag-vlog kesa sa amin. So, they're using mga kalidad na mga cameras for vlogging. But us, we are only using iOS or iPhone for vlogging. So, may mga limitations pagdating sa kalidad ng mga videos na nakukuha namin. Like, for example, I get really frustrated when we get a really blurry shots pag maraming mga shadows, gabi, or madidilim. Kasi ang iPhone, kahit naman dati, sobrang ganda ng mga kuha niyan. Kahit yung mga lumang iPhone, maganda yung kuha niyan, basta maganda ang lighting. So, when you're vlogging, hindi naman yan, katulad sa amin, hindi naman kami pang malakas ang vlogger. So, hindi naman namin daladalagi-lagi na may mga kasama kami, na may mga daladalang mga ilaw-ilaw. Kami-kami lang to, and we're just like, randomly vlogging yung araw-araw naming buhay. So, after research and pag-watch ng mga maraming mga video about accessories or things that you can do to improve your the quality of your videos sa pagbablog, I came across this one. So, kaya sobrang excited ako na i-open natin. Let's go. Let's do this. Meron pa dito ang dalandan. Dumating na nga pala yung pangatlong boxo namin, pero hindi na namin in-unbox kasi sobrang dami na ng in-unbox sa camera kasi sobrang dami na rin na baka sabihin niya puro boxo na lang yung laman nung aming mga content. But yes, dumating na siya kaninang umaga at kinain na rin po namin. May mga natira ito, like this one. So, I think this is a tart. This one is, sinave ko talaga siya, Okinawa Shikwasa Fruit Jelly. So, tatry ko siya later. Natututut. So cute, right? Hindi ko alam kung kailangan ko ba siya i-freezer. So, ito na nga. The moment of truth, let's open this one. So guys, your guess is right. This is a vlogger kit. Vlogger kit from Rode. Specifically for iPhone. So, based sa research ko, Rode is one of the quality brand na nagproproduce ng mga accessories for vlogging. Also for vlogging, for making videos in general. Rode vlogger kit for iOS. Since napo-frustrate na tayo sa ating mga video, sa quality ng ating video, we want to improve it, syempre, as we go along sa journey natin sa pagbablog. Hindi naman pwede na na mag-stick lang tayo kung ano yung kalidad ng video natin ngayon. But we still want the best, of course, na ma-cater natin sa ating mga audience. Kaya bumili ako nito. Nabili kito around 7,000 pesos. Ipa-flash ko sa screen yung price. Then, this is for iOS, but Rode have different type of
blogger kit na pinoduce. And this is, itatake lang natin yung iOS since we are using iPhone for blogging. But they have universal. You can use that with different kind of devices for blogging like iOS, Android, and even the yung mga cameras talaga na pang blogging. And then they have the USB-C edition. So I don't have any idea about that. I rarely have any idea about this. Sabay-sabay natin to klasin, alamin kung ano yung laman nitong box na to. So let's go guys, let's unbox this. So before we unbox it, tingnan muna natin yung paligid nung box. Here you go. So, ayan siya. So, as you can see, ito yung mga laman ng box. Meron siyang one video mic, Mi L microphone, one rubber clip, one WS9 windshield, one X smart grip, one tripod 2, one micro LED on camera light, one clip on diffuser, 8 colored filters, one USB-C cable. So, yun yung laman nitong box na to. Tingnan natin kung talaga yung laman niya. So, I think Rode is known for their microphones kasi yun yung nakalagay sa brand nila. And guys, binili ko to sa Shopee but this is from Hong Kong pa. So, at least, I think, mga 2 weeks. O, at least 10 days ko siya hinintay. Ipa-flash ko na lang din or ilalagay natin sa description all the information that you need kung gusto nyo rin bumili ng vlogger kit from Rode or the same store that binili ko to. I'm glad na dumating siya since hindi siya COD, so you have to pay this up front dun sa website. You can use GCash, credit cards, debit cards, so wala siyang COD. So talagang pinipray ko since hindi naman siya mumurahin guys, 7K siya for a vlogger kit. I know mas marami pang mahal na vlogger kit or mga vlogger accessories, but for me this is mamahalin na guys. 7K is a lot. But since we wanted to improve our videos, finish na natin. So ayan siya. Let's open this one. Nangangain ko ng tanga. Nangangain siya ng tanga, guys. Ayun. Ayun. So, inside that box, there's another box. Or that's not a box. That's just, you know, something na para makuso mo na. And this is the real box of the vlogger kit. Ito yung real box niya, guys. Sabi dito, the vlogger kit contains everything you need to get professional results when filming using your iPhone. The video mic MEL microphone connects directly to your device, delivering crisp, clear, directional sound for any application. So, tingnan nga natin kung magiging professional talaga tayo. Pag-ibigin natin to! Ang una nating nakuha ay this one. Hindi ba ito kumakain ng tanga yung mga ano niya? So guys, ito. This is a windshield. So, inilalagay ito sa mic. Ayun. So, this is the windshield, guys. So, pag nag-shoot kayo sa tabing dagat or tumatakbo or something, it's supposed to improve the quality of the sound ng video nyo. So, iti-test natin yan sa mga darating na araw. And this is the mic. So, magkasama na sila. This is the mic, guys. This is a video mic Mi L microphone. Para dinig na rinig niya yung ingay namin. So, balik muna natin siya dito para hindi siya mapano. We have micro LED on camera light. This is a micro LED on camera light. So, itatry din natin to, guys. And it comes with 8 colored filters. Buksan natin siya. And clip-on diffuser. So, dito mo yata nilalagay yung mga ano. So, ayan siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 colored filters. And 1 clip-on diffuser.
Next, what do we have here? I think this is just a collector for this one. Port siya nung micro LED on camera light para ma-attach siya. So, ayan siya. And then this is the USB-C cable. So para magamit mo siya, ma-connect mo siya sa cellphone. This is a smart grip na mag-hold sa iPhone. So dito ganito siya ina-adjust. So ang tibay niya talaga tingnan, guys. Adjust mo siya dyan, adjust mo siya pabalik. And then as you can see, yung sa loob, parang may rubber siya to protect yung iPhone or yung phone nyo. Then, maghihigpitan nyo, you have to do this. This is a smart grip for the device, for the iPhone. And then, I think this is the last one. Wala na siya. So, this is the tripod, guys. Parang ang ganda niya. Ang ganda niya. Ang ganda! So, pag gusto mo siyang i-put na mababang mababa, diba? Like, for example, nag-shoot ka ng mukbang, diba? You want to look the food that you're shooting or your mukbang, na minumukbang mo to look like big and appetizing, diba? You need yung mababang angle. You can actually use this one. And it acts as a grip as well. So, this is the tripod too. Hindi ko sure kung tumataas ba to. Oh, so that's it. Mababa lang siya da, guys. So, you need a different tripod if you're gonna shoot yung matataas. So, guys, na-assemble ko na siya. Ito na yung itsura niya. Ayan yung itsura niya. Na-assemble ko na siya lahat. So, ayan. So, sinunod ko lang yung manual. Kung paano siya kaikabi. Sinunod ko lang yan lahat. So, sinunod ko lang siya. So, pag bumili naman kayo nito, may kasama naman yung manual. Pero, additional information na rin. Itong grip, nagagamit siya as tripod din. So, act as tripod din siya. Yeah. Sobrang ganda nung grip. Napaka sturdy. I really like it. Ang ganda ng quality. Tapos, ito yung mic. Tanggalin natin. So, kasama na niya yung ano, pang filter. Then, nasa loob yung mic. Tapos, yung rubber na grip ng mic. So, meron siyang katulad nung sa charger. Tapos, in and out lang siya. Insert mo lang siya dito sa mic kung saan mo nilalagay din yung charger. Tapos, insert mo lang siya doon. Although, madali lang naman itong i-assemble, this one medyo mahirap siyang i-align. So, yun doon ako nagkaroon ng challenge. This one, clip diffuser, tapos yung white na colored filter, nilagay ko na siya. So, in and out lang din siya para ka na naglalagay ng takip ng Tupperware. Ganun mo siya. Tapos, itong light, long press lang siya. Yan. Tapos, meron siyang 4 level. This is the first level, the second level, the third level, the fourth one, and then babalik siya dun sa pinakamahinang level. Nilagyan ko siya nung unang ano color filter. Kasi pag wala ito, parang sobrang ayan siya. Ayan yung unang level ng light. Pag pangalawa, pangatlo, pang-apat. So, hindi, kumbaga yung flow ng light, parang hindi ganun. Masakit sa mata. So, kailangan natin ng filter. Then, the next one, yung mahina ulit. So, yung filter, nakakatulong siya to filter the light, of course. Para maging solid yung delivery ng light.
So, ayan siya. Again, second, third, fourth, and then back. And then, pagpapatayin mo siya, you just have to long press again. Ayan, tapos, long press again. And then, ready na siya to use. Pwede mo na siyang gamitin sa gabi. So, tinay ko a few shots sa labas. Really helps to remove the shadow sa face ng tao, once you're vlogging, sa foods, anything. So, before, very hesitant kami to take videos or vlog during night time because of the quality of our device. But now, I think, mas magiging daring tayo to take vlogs during night time. So, ayan, malaking tulong. So, ititest natin yung sa ilaw. Ayan siya, pag walang ilaw. Pogi, diba? Pogi ka? Pogi yan, tapos ka dito. It depends. Ayan. O, diba, nagbabago agad yung quality. Mas lalong pumogi. Tapos, ayan yung first level ng ilaw. Again. Meron pa yan, mas malakas. Ito yung pangalawa. Ito yung pangatlo. Ito yung pang-apat. Ito yung pang-una ulit. Ayan. Ito yung wala. So, kitang-kita yung difference nung kapugian ko. Kapugian ni Sai. Thank you. Try natin tanggalin yung white na filter. Ayan siya. Pag walang filter, ito siya. So, may difference ba? Pag malakas yung ilaw, walang filter. Masakit sa mata, di ba? Ito pa. Pangatlo. Ano yung mga filter? Misa may nakita ko yung mas sobrang lakas. So, yan, yung, ito yung one. Merong mga iba't ibang kulay niya. Oh, iba-ibang color. Eh, try natin yung iba-ibang color ng filter. Eh, yung tignan natin kanina yung white. So, nung nilagay natin siya, mas hindi siya masakit sa mata. Pero nung tinanggal natin siya, hindi na kinaya ni Papa sa yung ano. So, tatry natin yung ibang mga filters. Kung ano yung magiging difference niya pag ginamit. So, try natin tong blue. Blue filter. Ah, ito siya. Blue. Ayan yung unang ano ng blue filter. Siya yung gabi. Nagiging cool yung ano. Nagiging cool yung tone. Tapos, ito siya. Pag pangalawa. Look. Hindi, para makita yung shadow ng face. Kung may shadow ba. Ito yung yellow filter. Ayan. Warm siya, warm. Ito yung pangalawang level. So, warm yung color niya. Kanina cool, di ba? Nakakapogi. Mm-hmm. Parang fresh. Ngayon, okay pa rin naman. Fresh pa. Parang natural buhay na buhay yung color mo. Mm-hmm. So, ayan siya. Parang maganda nga gamitin yung ano yung blue. Pag sa tone. Mm-hmm. Parang nakaka-fresh. Depende siguro kung anong ganap. Mm-hmm. So, ayun. Marami pa. Marami pang mga colors. Pero ano, hindi ko na ito try lahat, nakakapagod, ano, maglagay ng ano. Ano sasabihin mo sa kanila? Ano masasabi ko sa inyo? Magaganda at gwapo, kagaya ko. Try natin yung, ano, yung wala mo nang nakalagay na ganito. So, ayan siya. Try natin, magsasalita lang ako, B. Yo, yo, what's up? Narinig ba tayo na maayos? Hello guys, hello Habeebee. Diba? A, B, C, D. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P. Inuminate, Amanita, Sentimental, Meta Woman, Funky, Yum. Ayan. So, ayan yung walang nakalagay na filter. Mic and filter. So, lalagay natin ngayon yung mic and filter. Titignan natin kung merong silang difference. So, ito naman yung meron ng filter. Wala rin akong masabi. Is it me you're looking for? What?
mic lang. Nakasarado pa yung bintana. So bubuksan natin yung bintana. So, ayun na nga guys, na-try na natin yung vlogger kit for iOS. Disclaimer lang, hindi natin sinasabi na yan na mismo talaga yung kalidad ng products. So, hindi natin malalaman unless matry pa natin ng mga ilang beses pa, baka may na-miss tayo. But for now, ito yung honest opinion namin. So, I think that's it. Maraming salamat sa panunood. So guys, follow us on our Facebook page, Habeebee Family, and subscribe na sa aming YouTube channel, Habeebee Family Officials. Again, maraming salamat sa panunood. See you all guys on our next video. Thank you! Bye!